Hello mga Mare, ayan, welcome ulit sa aking vlog. Ayan, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking vlog kahit ako konti lang. Ayan, so ayan guys, ngayon ang competitors night ni Kristen Joy. So ayan, papa, magpapalinis muna kami ng kuko. Ayan. Kasi mamayang 3 o'clock na ang kanyang, kumbaga sa ano, noon, ang tawag dyan, KS from ngayon, competitors night. Hindi ko alam kung bakit naging competitors night ang tawag dito. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nun. So, ayan. Basta alam ko, JS from to noon, nung kapanahonan ko. So, ayan guys. Magpapalinis ko muna kami ng kuko. Tapos kasi, gahol na kami sa oras. Magpapamakeup na rin kami dito. Ewan ko lang kung maganda ang kalalabasan sa makeup dito. So, ayan. Ito lang ang napuntahan namin ano dito, salon. Wala masyadong salon dito. Doon sana kami sa kabila, kaso puno, maraming gawa. So ayan, kailangan namin magmadali kasi 11 o'clock na ng umaga guys. So ayan, kailangan namin magpa-makeup pa. Kasi ginahol kami kasi sa oras sa paghahanap ng gown niya, mga Mare. Alam niyo kung bakit mga Mare walang magkasyang gown sa kanya? Ako naman din, magbubulat ako naman. Kasi ba naman, sabi ko ba naman, mag-diet. Abay, nagagalit pa sa akin mga Mare. So ayan, eto, hirap na hirap kami maghanap ng gown niya. Ilan ang pinuntahan namin para lang makahanap kami ng magkakasya sa kanya, mga Mare. Diyos ko, last minute na. May nakita kami isa. Isa lang talaga ang kasya sa kanya. Sa sobrang daming magagandang mga gown na pwede namin maarki lang. Isa lang ang nagkasya. So ayan, no choice na. O sabagay, itong anak ko naman, hindi naman ito maarte, mga Mare. Wala itong arte-arte sa katawan. Kahit siguro sa ako, pasuot mo rito eh, hindi magre-reklamo. Ang makahalaga, maka-attend siya sa competitors night nila. So, ayan. So, eto na nga mga Mare. Dahil kapos na nga kami sa oras, kailangan na siyang pa-makeupan. May kausap na sana akong mag-makeup sa kanya ng libre, walang bayad mga Mare. Eh, ang kaso, bibiyahe pa kami, ang layo. Nasa Caloocan kami, ang school niya nasa Paseco pa. So ayan, nuknukan ang layo mga Mare, matatraffic pa kami. So ayan, hindi kami aabot sa oras. Kaya sabi ko, sige na, dito na tayo magpa-makeup. So ayan, alam nyo ba kung magkano ang pa-makeup dito mga Mare? 700 lang naman. So ayan, 700 lang ang pa-makeup kasama na yung pag-aayos ng buhok niya. So titingnan natin kung anong kalalabasan nito. Nagmukha ng ano si ate o. Ayan, first time niya nagpa-salon, nagpa-makeup, nagpalinis ng kuko. Lahat first time. So, ayan. Paganyan-ganyan lang, mga Mare, pero 700 yan. Mahal na magpa-makeup ngayon. Hindi ko sukat akalahin na 700. Paganyan-ganyan lang, 700. Samantala, nung ako noon, 200 pesos. Kaganda-ganda. Kaganda-ganda ang makeup. Kung ano-ano pa nilalagay sa mukha ko. Kaya yung mukha ko, nag-iba nung nag-JS form ako. So, eto. Titingnan natin kalalabasan nito, mga Mare. Kung sa bagay, si ate naman kahit walang makeup, eh, sa likas na maganda. Kaso, syempre, naka-gown, kailangan naka-makeup. So, ayan, pa-makeupan natin. Titingnan natin kung alin ba maganda, kung may makeup ba siya o wala, mga Mare. So, ayan. Ganyan-ganyan lang siya. Ganyan-ganyan lang. Abay, napakasungit naman ang minimikapan na ito. Hindi na ngiti. Simula nang nilinisan ang kuko niya, mga Mare. Abay, hindi na ngumiti. Hindi na ngumiti. Hanggang sa ano, ganyan ang itsura niya. Bawal na ngumiti kasi malinis ang kuko. Malinis ang kamay at paa niya. Tapos, plus pa, may makeup. So, talagang hindi na talaga siya ngingiti. Ayan. Hirap na hirap yung madam nila sa kakaayos ng buhok niya, mga Mare. So ayan, itong anak ko talaga na to, lahat to kakaiba, pati buhok kakaiba din. Minsan nga mga Mare, sabi ko, alam mo ba yung buhok mo na, pag ginamit mo yan sa social media, magti-trending yan. Kasi bihirang-bihira lang ang meron yan, parang ikaw lang ang meron. Antayin natin matapos to mga Mare. Antayin natin matapos tong makeup na to. Ayan, titingnan natin kung kalalabasan nito. Tingnan mo naman, hirap na hirap si ate sa pag-aayos ang buhok niya. Oh, di ba? Di ba? Ang kapal pala, ganito pala
magpa-makeup, nukno ka naman ng kapal. Nukno ka ng kapal. Ang sabi ko kasi mga mare, ang start kasi ng ano nila 3 o'clock ng hapon. Sabi ko, napakainit, baka maghulas pa yung makeup niya. Ang sabi nang nagme-makeup sa kanya, meron daw sila ilalagay para kahit na abutin pa ng kinabukasan, hindi maalis. Hindi maalis yung makeup niya. So ayan, titingnan natin kung anong kalalabasan niyan mga mare. Ayan. Diyos me. Ganyan-ganyan lang pala ko. Sabi ko nga sa anak ko, ako na lang dapat ng makeup sa'yo, naku. Hindi na sana tayo kumastos pa ng 700. Basic lang naman pala pag may makeup. Ganyan-ganyan lang mga mare. May kausap na kasi sana ako na magmay makeup sa kanya. Gahol na nga kami sa oras, kakahanap ng gown niya mga mare. Kasi ang kumare niyo mga mare, may sakit din nakalimot. Akala ko matagal pa yan, computer's night niya na yan. Sinabi din niya, kinabukasan na. Sabi niya, bukas ma'am, mag-ano na kami. Wala pa akong gown. Hindi ba bongga? Hindi man lang niya pinaalala ng sobra sa akin. Iulyanin ang kumare niyo. Pati sandals niya. Lahat, akala mo yung ano eh, luluwa tayo ng pera. So ayan, sa kakahanap namin ng gown niya, inabot kami ng gabi. Tapos sabi ko, bukas na lang tayo maghanap, try natin. Ayan, nakakuha naman kami ng gown niya. Arkila ng gown niya. 700 lang naman. Murang-mura lang mga mare. Kaso hindi kasing ganda nung mga gown na nandun. Siyempre gusto ko sana yung magandang-magandang gown niya. Meron naman magaganda. Mura lang ang arkila dun sa pinag-arkilaan ko ng gown. Ang kaso nga, wala talagang magkasya sa kanya mga mare. Diyos ko po. Sadyang isa lang ang nagkasya sa kanya. Sa sobrang dami ng mga gown doon na nagagandahan, isa lang ang nagkasya. Pinagalitan pa ako ng ano, sabi pinabayaan ko daw siya para maging ganung kalaki. So ayan na nga mga mare, antayin na lang natin kung anong kalalabasan nito. Ayan, tuwan-tuwa si madam sa kanya. Tuwan-tuwa si madam sa buhok niya mga mare. Sabi ko, yung anak ko lang ang may ganyang buhok. Kakaiba yung buhok ng anak ko. So ayan, pag ganyan-ganyan, papa-curly curl ba? Ayan, di ba? Parang mas maganda pa si ate pag walang makeup, mga mare. Napansin nyo ba? Di ba? Pag ganyan-ganyan lang naman pala. Oh, ganyan lang. Kasi alam nyo ba mga mare? Ako talaga, yung kung kailan andyan na saka ako nagmamadali. Ganyan din lang talaga ugali ko. Kaya, ayan, na-leche-leche na yun. Nagka-leche-leche na yung gown niya. Hindi ko masyadong napaghandaan. So ayan, meron naman sana ako pambili ng gown niya talaga. Kasi pinaglaanan ko naman sana yung pambili ng gown. Balak ko, bilhan siya ng gown. Eh, ang kaso nga mga mare, abay, nagkasakit ako mga mare. Ayan, nagamit yung pambili niya ng gown. Kaya no choice kami kundi ang mag-arkila ng gown. Kaya ang kinalabasan, ayun. Hindi masyadong kagandahan. Tapos, ano pa, no choice, walang mapagpilian. Hindi kagaya pag ikaw ang pipili o kaya ikaw ang magpapasadya ng pagpagawa. Ayan, susunod mo kung anong gusto mo. Ayan, kaso nga, gahol na kami sa oras. So ayan, ano na lang, okay na lang din naman sa kanya. Dahil hindi naman tumaarte. So ayan mga mare, malapit-lapit na matapos. Parang feeling ko wala naman nagbago sa mukha ni ate. Parang ano, mas okay pa yung walang makeup. Parang mas okay pa yung walang makeup. Oh, diba? Akala mo galit, hindi na makeup, hindi na tumawa. Hindi na tumawa mga mare, ang taray. May pabilik mata pa mga mare. Sabi ko huwag nalagyan ng pilik mata kasi ang pilik mata naman niya napakahaba. Sabi ha, kahit hanggang bukas pa yan ma'am, hindi matatanggal. So ayan, tingnan natin mga mare. Aba, hindi daw yan matatanggal hanggang bukas. So ayan, tapos ang inilipstick pa sa kanya, parang ano, parang hindi ko type. So ayan, talagyan pa nila highlighter. Sunod na pa-makeup niya mga mare, ano naman, graduation naman niya. Moving up. Kasi ano na siya ngayon, grade 10 na siya. Oh. So ayan, pa-makeup ulit kami dahil mag-moving up naman siya mga mare. So
So ayan, malapit-lapit na ako sa katotohanan. Kunting kembot na lang. Sana nga. Umabot kami sa final nito, mga mare. Sana hindi mag-boyfriend. Huwag naman muna sana, mga mare, eh, no? Ayan. So tapos na kami. Kunting ano na lang, mga mare. Kunting kembot na lang. Tapos na kami. So ayan. Ganyan ang kinalabasan, mga mare. Pagkatapos may kapan, hindi na umiti. Bawal na ang umiti. Baka daw kasi mabura yung makeup niya pag umiti siya, mga mare. Kaya ayan, hindi na siyang umiti. Kasi maangot na siya. Diba? So ayan. May pa ganyan-ganyan pa. Lalagyan pa ng... Oh? Diba? Pag ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung para saan yan, mga mare. Pero feeling ko pampatuyo yan ang makeup o kaya para hindi maghulas ang mukha mo. So ayan, tapos na. Tapos na. So uwi na kami, mga mare, at magbibihis naman kami dahil anong oras na? Feeling ko nagbuhang bakla yun ako. So ayan, nandito na kami sa school nila, mga mare. Eto na, nakasimangot na siya. Hindi siguro siya nag-i-enjoy. Tingnan mo naman yung damit niya, mga mare. Sabi ko nga sa kanya, mga mare, alam mo na, ang ganda ng mga gown nila. Sana kung nagpapayat ka para makakuha tayo ng magandang gown din. Kaso nga, galit pa siya pag sinabihan mo siyang magpapayat. Pinipigil ko daw siyang kumain. So ayan, hanggang sa umabot siya na ganyan kalaki. So ayan, mga mare, hanggang dito na lang.